So what's up mga kaibigan? Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo mga kaibigan sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe. So ngayon mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga kaibigan, kung paano matuto ng gitara sa loob lamang ng 10 minutes. Seryosohin niyo 'to mga kaibigan. Mga magulang na gusto matuto ang kanilang mga anak ng simpleng pagtugtog ng gitara, panoorin niyo ito at i-share niyo na rin. So ngayon tuturo ko sa inyo yung apat na chords na tinatawag natin na family chords. So mga kaibigan, meron tayong dalawang klaseng gitara na, yung classification of guitar that we have is electric and acoustic. So, meron tayong electric dito mga kaibigan. Yan. Ito yung electric guitar. So, ito naman yung electric acoustic guitar. So, pag sinabing electric acoustic guitar, meron siyang amp, naka pre-amp siya. So, ito yun. Ito, meron siyang mga ano, tapos may pick-up sa loob. So mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano. So, pupunta tayo sa tinatawag kong basic family chords. Ito yung pinaka-basic ng family chords. Bali, yung apat na chord nito mga kaibigan, yung apat lang na ito, aralin mo nang maigi sa loob lamang ng 10 minutes, tapos ensayo mo na ensayo araw-araw. Kunahin mo tong apat na chords na to. Yung apat na chords na to, marami mangyayari at marami kang magagawa, promise. So ngayon pag-uusapan natin muna yung key of G. So dito tayo mga kaibigan. Ito yung G. Key of G. So mga kaibigan, key of G. Ito yung strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali, yung gitara natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan yun na strings. Paano ba yung G? So, meron tayong numbering. Para makuha natin yung G, mga kaibigan, meron tayo dito, at meron tayo dito. Ang combination ng number mga kaibigan sa key of G is 6, 5, saka 1. Saan ba nakalagay yung 6? Nandito sa 1, 2, 3. Nasa 3rd fret. Ito kasi yung fret mga kaibigan. Nasa number 3. Tapos yung number 5 mga kaibigan, ito yon, nakalagay sa 1, 2. Yung number 1 mga kaibigan, itong 1 nakalagay sa 1, 2, 3. 3. So meron tayong combination na 6, 5, 1 para mabuo natin yung G. So, start. Right positioning mga kaibigan sa paghawak ng gitara. Middle finger dito sa number 6. 1, 2, 3 mga kaibigan. 1, 2, 3. Kung nasundan niyo ako, pwede niyo ulit-ulitin lang yung part na ng video na to. So, 1, 2, 3. So, nakuha na natin yung G mga kaibigan. Sa 1, 2, 3 sa 3rd fret. So, ilagay naman natin, yung isa naman is 5. Sa nakalagay yung 5 mga kaibigan is sa number 2 sa pang 2nd fret. So 1 1 2. So dito mga kaibigan, yung isa natin dito kayo na dito. So nakaposisyon na yung kamay natin sa dalawa. So ang kulang natin mga kaibigan yung isa, yung number 1. Sa nakalagay ulit is sa number 3. 1 2 3. So sulatan ko mga kaibigan. 1 2 3 4. Mamaya lagyan ko rin dyan. So nakalagay sa 3.
Ito yun. Paano natin ilagay? So, ito yung tamang position, mga kaibigan. Yan. Nakalagay sa number 1. So, meron na tayong key of G. So, strum natin, mga kaibigan. Yun, di ba? Meron na tayong key of G. So, meron na tayong nabuo, mga kaibigan, na isang chord. Punta naman tayo dito sa pangalawa. Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. Meron tayong nabuo na isa. So, ang susunod natin, mga kaibigan, yung E minor. Napakadali lang. Napakadali. So, meron tayong 5-4. 5, saka 4. Saan lagyan ko ulit, mga kaibigan. 1, 2, 3, 4. Saan nakalagay yung 5-4, mga kaibigan, na fret? Nandito sa pangalawa. So, magbibilang tayo ng pangalawa. 1, 2. So, dalawa, mga kaibigan, ito yung right position ng finger nyo. Ilagay nyo rito. So, meron na tayo isa. Pangalawa, dito. Pwede rin ito. Pwede rin ito. Kaya lang, ang kagandahan, mga kaibigan, bakit napaka-importante na ito ang gagamitin mo. Kasi itong, mga kaibigan, yung natira mong daliri, pwede mong isungkit. Ganon, oh. Pag nilagay mo rin naman dito, di ko na muna ituturo, mga kaibigan, kung ilagay ito kasi ibang chord naman. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung E minor. So, meron na tayong dalawang chord na nagawa, mga kaibigan, na tandaan nyo. So, mga kaibigan, meron na tayong dalawang nagawang chord, yung G, saka E minor. Ang susunod natin ay number 3, which is yung D. Yan. 1, 2, 3, 4. Yung number na to, mga kaibigan, nagrepresent na ng fret, ha? Ito. Tapos ito naman number na to, mga kaibigan, sa gilid, nagrepresent ng strings. Number 1 na strings, number 2 na strings, number 3 na strings, number 4 na strings, number 5, number 6 na strings. Ito yung number 6 natin na strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Ito yung corresponding natin na numbers, mga kaibigan. Strings yan. Tapos ito naman, fret. 1, 2, 3, 4. Ito yung, mga kaibigan. So, punta na tayo sa D. Ang combination ng chords natin is 3, 1, 2. So yung 3 nakalagay sa second fret, mga kaibigan. Yung 1 nakalagay sa second pa rin. Then yung 2 nakalagay naman sa third fret. So buuhin natin yung chord na to. First finger sa number 3. Second finger, mga kaibigan, dito sa second fret ulit, number 1 na strings. Then yung pangatlong finger is sa paluang strings, number 2, papasok doon sa third fret. So meron na tayong nabuo na key of D. Yan, mga kaibigan. Ito yung tamang posisyon ng D. Ang pinakahuli natin, mga kaibigan, na chord na bubuuhin is yung number 4, yung C. So, mga kaibigan, yung C, meron tayong dito sa pangalawang strings. Tapos yung ito, pangalawang strings, tumalon yung daliri nyo sa pang-apat, sa pangalawang fret, ito sa pang-una. Tapos yung pangatlong daliri nyo, mga kaibigan, pumunta naman dito sa pang-limang strings. So, meron tayong combination na 2, 4, saka 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C. Meron tayo na buo. Yung isang daliri na punta sa 2. Sa number 1. Sa pinakaulo. Ito yung ulo, mga kaibigan. So, pwede natin kapalan kasi makapal dito. Ito. Para hindi kayo malito. Yan. 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 Meron tayong combination ng 2, 4, 5. So, 2, 4, 4,
So meron nung tayong C. Ayan, mga C. Balik tayo sa umpisa. Sabihin nyo sa mga anak nyo, masterin nyo ito. Yung basic family chords na sinasabi ko. Kasi yung apat na chords na to, basic lang to, pero ang daming mangyayari dito. Ang daming pwede mong gawin dito sa chords na to. Kasi merong magtuturo sa inyo, tuturoan lang kayo ng chord. Kahit anong chord na ibibigay sa inyo, alam nyo. Pero ano ba ang gamit ng chord na binibigay sa inyo? Ang chords natin ay may kanya-kanyang pamilya. So ito, consider nyo na isang buong pamilya sila. Itong basic family chords na to, marami kang matutunan dito. Pwede kang gumawa ng kanta ng gusto mo. Sumulat ka ng lyrics. Tapos, tugtugin mo to. Meron ka ng kanta. So, mga kapatid, mga kaibigan, sampulan ko kayo ng isang ikot ng chords nito. Doon nagtatapos mga kaibigan. So, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So, bye-bye!